For today's video, gagawa tayo ng flash door gamit ang ating pine wood or palutena. Ito, 2x2 by 10 na sukat ito. Ayan, kung mapasin nyo, diretso siya. Ayan. Maganda yung pagka-diretso ng ating kinuhang pine wood. Ayan. Bali, 4 to, tapos meron pang 2 doon para sa ating pahalang. Ayan. Bali, ano na piraso yan? 2x2 by 10 yung kinuha ko dahil 2 flash door yung gagawin ko dito. Ang gagamitin ko dito ng plywood, itong Unifly na marine. Magandang klase itong ganitong Uniwood. Ayan, papasin ayun yung pangalan niya. Mighty Uniwood. Ayan, maganda itong klaseng ganitong ating plywood. Ayan. Dito mag-aayos na tayo ng flush par sa ating flushada kung gano'n siya kalalim o yung depth niya. In-adjust ko na rin yung depth ng ating table saw para makapaggawa na tayo ng flushada. Bali, 2 flush door ang gagawin ko rito, kaya 6 yung binili kong 2x2x10. Yan, bali sa isang flush door, 3 2x2x10 yung gagawin ko, ang magagamit natin. So, bali, ang gagawin kong sukat dito ng ating flush door is 105 by 80. Ayan, centimeter ah. Yan. Yan, meron tayo dito nga pinaka-groove niya. Yan. 1-part na plywood kasi yung sukat nito. Ayan. Baligtaran ko siya, lalagyan ng flashada. Ayan, bali ganyan magigitsura niya kapag flashada na siya. Ayan. Gagawin ko lang to sa pinaka-apat na piraso na yan. After ko malagyan yung 4 na piraso na yan ng flashada, ikakat naman natin siya dito sa part na to. Ayan. Natanggalin naman natin yan para matanggal natin yan para pumasok yung plywood. Baligtaran. Yan, papasin yung napakahaba ng ating nakawang strip. Ayan. Bali, 2 piraso yung tatanggalin natin sa kanya. Ayan, no, kahaba, diretso siya. Ayan. Ayan, ganyan magiging itsura niya kapag nangyari na yung ating flashada. Ayan, bali, ganyan na. Ayan, kailangan pasok yung ating 1-4 na plywood. Ayan, papasin nyo, flat yung plywood dyan na 1-4. Ayan. Kailangan, kung ano yung gagamitin ng plywood, yun din yung pasusukat natin. Kasi may mga plywood na manipis, may mga plywood din na sakto sa sukat or 1-4 talaga yung sukat niya. Diba 316 lang kasi sukat eh. Kaya kailangan meron tayong parisa na plywood na gagamitin natin para hindi tayo magkamali sa depth na gagawin natin. Ito, pinuputol ko na nga siya ng 206. Bali, nagpasobra ko ng 1 cm para hindi tayo makulangan sa ating sukat. Yan. Kinakat ko muna siya ng straight cut. Mamaya na tayo magka 45 para sa... Sabay-sabay na natin siya 45. Ayan, after ko nga siya makakuha na ng 206 na sukat, ayan, pina-45 ko na siya. Nilagyan ko siya ng 1 cm na allowance para hindi tayo mabitin. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, napaganda pagkakaroon tayo miter saw magamit. Ayan. Talaga namang perfect 45 degree yung ating nakuha. Ayan. Malinis pa siyang tingnan. Malinis yung pagkakakat niya. Ginagamit ko itong miter saw na ito pang aluminum. So, wala naman tayong pang project for aluminum. Kaya ginamit ko lang muna ito sa mga kahoy. Ayan. Kaya maganda yung blade niya dito. Medyo fine blade kasi, fine ngipin. Kaya talaga namang napakakinis ang kanyang yari. Ayan. After natin, bibuild na natin yung ating flush door. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng wood glue. Lahat ng mga dutungan niya, lalagyan natin ng wood glue. Tinako nga lang siya muna ng nailer para hindi siya gumalaw bago ko siya ipako or i-black screw. Ayan. Pero dito gagamit ako dito ng black screw tsaka pako para mas matibay siya. Para just in case na magkamali ako, mabubunot ko pa yung ating black screw. Mabit din ako ng bar clamp para makuha ko talaga yung sukat na gusto ko. Dahil may hamba na kasi nakakabit doon, kaya kailangan makuha ko talaga yung akang sukat niya na gusto ko dyan, na nag-allowance lang ako dyan ng 0.5 cm para doon sa allowance natin. O 5 mm. Ayan, nagtapos na rin ako dito ng ating plywood para sa ating flush door. Ayan, after kong sukat nga yan, tapos sinukat ko nga dito sa ating flush door, pagka nakuha ko ng okay na, babakati ko naman siya sa kabilang plywood na buo. Yan, para baligtaran siya, iisa yung sukat niya. Ganyan na nag-discarte ko sa paggawa ng ating flush door. Para after ko siyang makuha, baligtaran siya, same size siya. Tapos dito naman, binawasan ko pa yung isang 2x2 para naman sa ating mga pahalang. Ito yung mga pahalang natin, binawasan ko pa siya ng
ng konti para lang magkasya doon sa ating pahalang. Gumamit din ako ng miter saw ng dito ng ating table saw para maging same size yung cut ng ating pahalang. Ayan. Papasin nyo, inuna ko nilagay yung plywood dun sa kabilang side bago ako naglagay ng mga pahalang na yan. Nilagay ko na yung plywood para hindi na siya gagalaw, tsaka makuha ko na yung gusto kong sukat. Pag nakuha ko na yung gusto kong sukat yan, tsaka pa lang ako magsusukat dito para dito sa ating pahalang. Para hindi na siya gagalaw, tsaka makuha natin na sakto sa sukat. Ganyan yung naging sikat ko sa paggawa dito. Sa part naman na yun, yung tatamaan siya ng doorknob. Yan, sa part lang na ito ako maglalagay, gawa nga na alam ko na kung saan ko ilalagay yung ating doorknob. Yan. Yan ang kinaman kapag alam niyo na kung saan yung lalagay yung doorknob nyo para hindi na kayo maglalagay pa dun sa kabilang side. Pero kung hindi nyo pakabisado o hindi nyo alam kung saan ilalagay, magkakaroon tayo ng dalawang lalagay ng doorknob para kahit sa mga punta, may tatama siya ng doorknob. Yan, gumamit ako dito ng finishing na na uno. Yan, paikot yan para maging matibay siya. As bark lang para siguradong sikip na sikip o flat na flat yung ating plywood dun sa ating paikot na frame. Paikotan lang natin ito ng uno pa ako. Finishing yung ginamit ko niya para walang ulo o para maganda yung finish niya kasi hindi pa naman ito pipinturahan na may-ari. Kaya ginawa ko na nga lang dito na di unong finishing para hindi masyadong kita-kita yung ulo ng pako. Matibay na rin naman to, gawa nga ng naka-wood glue talaga lahat siyang paikot na yan. Pati yung mga vertical, ay mga pahalang niya o yung horizontal niya talaga naka-wood glue yan. Dito ginuhitan ko siya ng ayang kutsilyo lang ginamit ko. Hindi ako gumamit yan ng lapis para hindi makita yung ating lapis. Matulis lang na kutsilyo yung ginamit ko yan para for ano lang naman yung reference para meron lang akong daan ng ating pako. Napag-usapan din namin dito na lagyan lang namin ng pinaka-bisagra niya. Ako na rin nag-ukit ng bisagra niya para sasalpak niya na lang pagpabating sa bahay niya. Nilagyan ko na rin siya ng bisagra. Pati sa doorknob na to, ako na rin magbubutas ito. Para wala talaga siya maging problema pagdating sa bahay niya. Ayan. 1 meter mula dun sa kabilang side, sa mula sa puting yung kinuha ko. Tapos mula naman dito sa kabilang siding na to, is, ayan, 6 centimeter. 6 centimeter yan. Ang tatamaan ng ating doorknob. 6 centimeter dun. Kung alin yung tumbok, dun natin kukunin yung ating pulso. Ayan. Ayan. Hindi ko siya itatagos. Babalik rin ko siya. O dun sa kabilang side naman dahil may butas na yan, dun naman tayo, ayan, dun naman tayo sisimula ulit magbutas para maganda yung ating pagkakabutas ng ating lalagyan ng doorknob. Nagpaltar na ako dito ng hulso para dito naman sa ating lock. Ayan, kukunin ko lang sentro. Ayan, kalapagan nakuha natin yung center niyan, start na tayo mag-drill. Ang gamit ko ng mga drill naman dyan is sa 22mm. Para sa ating lock. Ayan. Tapos ito, linagay ko siya, tapos susulatan ko siya para ma-i-group din natin yan. Para lubog yung ating plat, para ma-plat yung ating lalagyan ng doorknob. Para magkaroon siya ng groove. Ni-router ko na nga lang siya para mas mabilis. Tsaka yung pinaka-gilid-gilid niya, yun ang lalagyan ko ng, gagamit ako ng paet. Para lumapat ng masyado yung ating doorknob o yung lock. Yan, after ko siya masukat, okay na siya. Dito na ako magpo-proceed sa pinaka-finishing niya. Itong pinipinish ko na ito nga, yung sinander ko lahat ng paikot para maging maganda yung hipo niya. Yan, maging makinis pa yung ating trabaho. Yan ang advantage naman natin pagka sa talagang gumagawa, maganda yung yari. Ito yung ating dalawang flush door. Maganda yung ating pagkakayari, gawa nga na maganda yung ating plywood na ginamit dito. Hindi katulad ng mga nabibili sa ating mga hardware na pinagdudikit-dikit lang nila at saka ordinary yung plywood lang yung ginagamit. Yan. Kahit medyo mas mahal siya ng konti, konti lang naman diferensya natin sa may hardware, pero mas maganda naman yung kalidad ng ating trabaho o yung ating gawa. Bukod pa dun, kompleto na, na meron itong butas ng para sa doorknob, meron na rin para sa may bisagra niya. Yan. Maganda siyang tatingnan. Tapasin nyo. Yan. Magandang quality niyan kaysa sa nabibili natin sa ating mga hardware. Yan.
sukat pa din sa ating hamba o sa ating pinto. Ayan mga papansin, maliit lang ginamit ko dyan na nailer para hindi halata dahil hindi pa nga ito pipinturahan. Ganun lang guys, and thanks for watching.